Bakit dito kayo nag-i-stay sa Villa Esperanza at hindi sa bahay ni Sir Nathan sa Bel Air? Naitanong ni Betty habang papunta sila sa supermarket. Nagpresentang sumama si Camille para hindi naman siya mainip. Kahit nakakalibang ang kagandahan ng Villa Esperanza ay kung bakit parang napakabagal ng oras para sa kanya. Ah, ako ang may gusto nito. Nagustuhan ko kasi itong lugar nung una akong makarating dito. I like the place. Tahimik at parang napakalapit ko sa nature. Alam ni Camille na hindi niya kailangang banggitin kay Betty ang tungkol sa tunay na sitwasyon nila ni Nathan. Sigurado akong maraming naiinggit na babae sa inyo ngayong ikaw ang pinakasala ni Sir Nathan. Napakaswerte mo sa kanya, Ma'am Camille. Tumaas naman ang kilay ni Camille. Ano na nga ang sinabi ni Betty? Maswerte raw siya at pinakasalan siya ni Nathan? Bakit mo naman nasabing maswerte ako? Dahil ba milyonaryo na siya? Hindi lang yun, kundi dahil sa napakabuting tao ni Sir. Mabuting tao? Kung hindi siguro dahil sa kanya ay hindi ko na alam kung nasaan kami ng anak ko ngayon. Anak niyo? 14 lang ako nang may gumawa sa akin ng masama dahilan para magkaroon ako ng anak. 17 years old na siya ngayon. Nasaan siya ngayon? Nasa Bel Air, sa bahay ni na Sir Nathan. Nag-aaral siya, pinag-aaral ni Sir. Itinuring na parang tunay na kapatid at very close sila. Katukatulong na siya sa opisina para naman masuklian namin ang kabutihan ni Sir. Marami pa ang kwento si Betty. Mga kwento ang pinakinggan ni Camille. Dahil naiintriga siya sa magagandang bagay na sinasabi nito tungkol sa lalaking wala siyang nakikitang maganda, kundi ang panlabas na anyo. Nakapag-asawa ulit ako pero nagkamali ako. Noong una lang siya mabait, naging bayolente siya at mapanakit. Araw-araw niya akong sinasaktan. Nabulag ang isang mata ko nang batuhin niya ako ng boteng binasag. Nagdilim ang isip ng anak ko kaya nagamitan niya ito ng patalim. Salamat na lang sa pagtulong ng isang taong may malaking puso para sa kapwa. Tinulungan niya kaming mag-ina. May sarili ring kwento si Cassandra. Itinakwil pala ito ng mga magulang dahil sa tunay na pagkataon nito, kaya kinupkop ni Sir Nathan. At ang pilat nito ay dala ng pananakit ng mga kapatid na sanggano at hindi matanggap ang pagkakaroon nito ng pusong pambabae. Mabait si Cassandra. Masayang kausap at nakakaaliwang pagiging talkative. Biglang napaisip si Camille sa kwento ni Betty tungkol sa kabutihan ng asawa niya. Hindi niyo ba namimiss si Sir Nathan? Untag sa kanya ni Cassandra habang pinapanood niya ito sa paglilinis ng garden. Medyo natigilan si Camille. Ito ang mahirap sa pagkukunwaring ito. Madalas ay kailangan niyang magsinungaling. Siyempre, namimiss. Kung ako sa inyo, Ma'am Camille, hindi ko aalisan ng matayang si Sir. Napakaraming umaaligid na babae riyan. Baka malingat kayo eh, naagaw na siya ng iba. So what? Wala siyang pakialam kung putaktihin man ito ng isang barangay na babae. Dahil pagkatapos na maisilang niya ang anak nila, magdidiborsyo sila. Ang mahalaga lang, hindi siya lumabas na dalagang ina. Pagkatapos niyon ay puputulin nila ang taling naguugnay sa kanila ni Nathan. Pero bakit nakararamdam siya ng selos nang malamang maraming babaeng umaaligid sa asawa niya? Hindi niya maintindihan pero naguguluhan na ang kanyang puso. Nagpasya si Camille na lumuwas para dalawin ang tinitirhan at computer center niya. Nagpahatid siya kay Isko. Kinahapunan ay nagbalik din sila sa Villa Esperanza. Hindi niya inaasahang aabutan niya roon si Nathan. Nakatayo ito sa oval na terrace na kanugnog ng master's bedroom ng abutan niya. Nakatalikod dito sa pinto nang pumasok siya, ngunit alam ni Camille na naramdaman na ni Nathan ang presensya niya. Don't you think I have the right to know kung saan ka pupunta? May galit sa tinig ngunit mahinahong sabi ng asawa. And who do you suppose you are para pagreportan ko ng mga gusto kong puntahan? I am your husband, Camille. Husband? Pakiulit nga. Natawa ng bahaw si Camille habang humahakbang papasok sa silid. Baka nakakalimutan mong kahit pumayag akong pakasal sa'yo, hindi pa rin ibig sabihin no na asawa mo na ako. Kahit pasabihing nagpakasal tayo para lang itama ang mali, that marriage still gives me the privilege to call you my own. You're my property, Mrs. Del Ruiz. Kaya tigilan mo na ang kakasinghal mo. Sa ayaw mo't sa gusto ay magkakasama tayo sa susunod na mga araw, linggo at buwan. Nangako kang hindi ako pakikialaman. Nangako kang hindi ako aariin kundi ang anak mo lang na dinadala ko. Walang nakakaalam ng tunay nating sitwasyon kundi tayong dalawa lang.
kailangan nating magkunwari sa lahat. Bakit? Nahihiya ka bang malaman ng iba kung bakit ako napilitang magpakasal sa'yo? Dahil napakataas ng tingin sa'yo ng mga taong nakapaligid sa'yo, lalo na ng mga tauhan mo? Para mo namang gustong palabasing napakasama kong tao. May pait sa likod ng ngiti ni Nathan. Isa kang manggagamit at sinamantala mo ko. Hindi ako masamang tao at hindi kita sinamantala. Tumaas ang boses ni Nathan. Let me remind you, ikaw ang lumapit sa akin. Pasalamat ka pa nga sa akong lalaking hindi marunong tumalikod sa responsibilidad. How dare you say that, Nathan? Anong gusto mong palabasin? Na ako ang nag-alok ng sarili ko? Na inakit kita para lang mabayaran ang utang ni Sabrina? At gusto mo pa palang palabasin ngayon na ikaw ang nagmagandang loob ng alokin ako ng kasal para lang isalba ako sa kahihiyan? Sa halip na magsalita pa, nagulat na lamang si Camille nang kabigin siya ni Nathan. Saka nito sinarha ng kanyang bibig sa pamamagitan ng mapangangking halik. Every time you nag at me, halik ang gagawin ko para patigilin ka sa karereklamo sa akin. Sabi ni Nathan bago siya binitawan, saka ito lumabas ng silid. Naiwan naman ang natigilan na si Camille, hawak ang labing hinagka ng asawa. Alam niyang nasasagi na niya ang ego ni Nathan at napupuno na ito sa katarayan niya. Pero kung ganito kasarap ang parusang igagawad nito sa bawat pagnanag niya, parati na niya itong aawayin. Wika niya sa sarili. Kasalukuyang kumukuha ng damit sa closet si Camille bilang paghahanda sa pagsashower niya nang muling pumasok si Nathan sa master's bedroom. May iniabot ito sa kanya. Maraming nagtataka kung bakit hindi mo ito suot. Tiningnan lang ni Camille ang singsing. Kukunin ko ang singsing na yan. Kung kukunin mo ang bayad ko sa pagtira sa bahay na ito at para sa pagkain ko. Nagtaas ang mga kilay ni Nathan. Nahihibang ka na ba, Camille? Mabuti na yung hindi ako magkaroon ng utang na loob sa'yo dahil baka singilin mo na naman ako at sarili ko na naman ang hingin mong kabayaran. For God's sake, Camille, stop saying that again and again! Napasuntok sa dingding si Nathan. Hindi ko pinlano ang lahat. Kung hindi kayo lumapit na magkapatid, hindi mangyayari ang lahat ng to. I hate you, Nathan! Your temper, Camille. Ayokong lumabas na moody ang anak ko. Bumaba ang tono ni Nathan. Oh well, maraming nagsasabing ang babaeng madaling magalit ay madali ring mapaibig. Nakakasilip tuloy ako ng pag-asang magagawa kitang paamuin at paibigin. Tingnan natin, magsasayang ka lang ng panahon. Whatever you do, you cannot touch my heart. You are giving me a challenge, my lovely wife. The task of taming you would be fascinating experience at ako ang taong hindi umatras sa hamon. After all, ano nga naman ang challenge ng paglalakbay sa dagat without the unpredictable currents and high tides? Oo nga pala, you love accepting challenge. Kilala kitang mahilig sumugal and you always win dahil tuso ka. To think na nagawa kong pakasal sa akin si Camille Valdez, siguro nga I always win sa kahit na anong laban. Humakbang si Nathan palapit kay Camille, tila nanunuksong inihaplos ang kamay nito sa buhok ng asawa. Pumiksi naman si Camille at iniiwas ang mukha sa asawa. Alam mo ba, noong mga bata pa tayo, kung minsan ay gusto kitang isama sa pakikibaglaro ko sa mga batang squatters, para ipakita sa mama mo kung paanong marurumihan ang kamay mo, mapuputi ka ng damit mo at magugulo ang iyong buhok. Gusto kong makita kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalamang nakihalubilo sa mga yagit na bata ang kanyang prinsesa. Tinalikuran ni Camille ang asawa. Eventually, you managed to drag me to the dirt. Hindi lang damit ko ang narumihan mo, hindi lang buhok ko ang nagulo, kundi ang buhay ko. Hindi na sana kita pinakasalan kung gusto kong guluhin ang buhay mo, Camille. Sinundan ni Nathan ang asawa kung saan ito pupunta. Sa walk-in closet, nagnakaw ng halik sa batok ng asawa. Will you please leave me alone? Alam kong natuwa ka dahil isang linggo mo kong hindi nakita. Pero ako, namiss ko ang maganda kong asawa. Namiss kita, Camille. Malumanay na wika ni Nathan. Please Nathan, hindi ako nakikipaglaro sa'yo. Ganoon din ako. Seryoso ako sa lahat ng ginagawa ko, Camille. Hindi umaalis si Nathan sa likod ng asawang nasa harap pa rin ng closet. By the way, isasama kita pagbalik ko sa Maynila. Nalaman na ng mga business associates ko na nagpakasal ako and they all want to meet you. Dalawa na pala ang papel ko sa buhay mo ngayon. Bukod sa pagbibigay ko sa iyo ng anak, gagawin mo pa akong pan-display? Camille, be sensible. Hindi ako santo.
May limitasyon din ako at hindi ko palaging palalampasin ang pagiging imposible ng ugali mo. Alam ko namang hindi ka magpapakasal sa akin if you didn't find me irresistible. Alam ko ang defense mechanism mo lang ang pagtataray mo sa akin para hindi maamin sa sarili mong attracted ka na rin sa akin. You know, Nathan, naniningkit ang mga matang baling ni Camille sa asawa. How I wish I was only dreaming. Sana hindi totoo ang lahat ng to. Sana hindi totoong buntis ako at ikaw ang ama. Sana hindi kita kasama ngayon sa bahay na to. Pero hindi ka nananaginip lang, honey. It's real. I own a part of you. Saka nakakaloko ang tawang lumabas ito ng silid. Magpapahanda na ako ng dinner. Magdi-dinner tayo under the moonlight. Pahabol pa nito bago isara ang pinto. Hay! Ewan ko sayo! Inis na wika ni Camille. Matapos mag-shower ni Camille ay muntik pa siyang mapatili nang lumabas siya ng bathroom sa loob ng master's bedroom. Inabutan niya kasing nakahiga ang asawa sa kama. Nakatapis lamang din ang tuwalya. Anong ginagawa mo rito? I want to take a shower. Masama ba? Hindi malaman ni Camille kung tatakbong pabalik sa bathroom para maitago ang katawang tuwalya lamang ang tumatakip. Hindi niya gustong makita siya ni Nathan sa ganoong ayos. Wala na ba akong karapatan sa sarili kong privacy? Of course you have. Inis na bumalik sa bathroom si Camille. At bago pa niya namalayan, habol na siya ng asawa. Napatili siya dahil inabot siya nito sa braso. Sa panlalaban niya, natanggal ang pagkakapulupot ng towel sa katawan niya at lumantad ang kabuuan niya. Napatili si Camille. Sa kagustuhang maitago ang katawan kay Nathan ay ubod lakas niyang itinulak ito. Saka isinara ang pinto ng bathroom. Camille, buksan mo to! Nagpapanik ang tinig ni Nathan kasabay ng pag-aalboroto ni Junior na binuhay ni Camille nang makita ang magandang asawa. No! Please, Camille! Nagbabanta na tinig ni Nathan. Manigas ka! Gustong basagin ng lalaki ang pintong iyon para mapasok ang asawa. Ngunit naisip niyang hindi makakatulong sa pagsasama nila ni Camille kung ipipilit niya ang pangangailangan. Hindi siya gagawa ng lalo pang ikagagalit ng asawa sa kanya. Magkita na lang tayo sa panaginip and let's make love there. Naghihimutok na sabi ni Nathan nang lumabas ng silid. Pagbalik ni Nathan sa Maynila ay kasama na si Camille. Kahit paano'y nauunawaan ni Camille ang pangangailangan ng asawa na maipakilala man lang ang asawa niya sa kasosyo nito sa negosyo. Nasa alta sosyedad na si Nathan, kaya't bilang asawa nito'y tungkulin niyang ipresenta ang sarili sa mga taong kahalubilo nito. Ito ang isusuot mo, ma'am. Sabi ni Cassandra habang inilalabas sa isang kahon ng isang magandang gown na beige. Kailangang magandang maganda kayo sa harap ng mga business associates ni sir. Aba, hindi kayo dapat magpatalo sa mga nagbobonggahang sosyalerang mga misis ng mga kasosyo ni sir. Ako ang mag-aayos sa inyo. Nakangiti pa na saad ni Cassandra. Kanino galing ang gown na yan? Hindi niyo ba alam? Ipinabili ito ni sir para sa inyo. Pagkatapos siyang ma-make-upan ni Cassandra ay may ipinasuot itong ternong diamond ring at pendant kay Camille para daw lalo siyang gumanda. Kanino galing ang mga alahas na yan? Ma'am naman, hindi ba't binili ito ni sir para isuot niyo sa mga pagkakataong ganito? Hindi niya alam. Wala siyang alam na gustong ibigay ni Nathan sa kanya ang mga luhong kayang ibigay nito sa sinumang babae. Nang makita ni Nathan ang ayos niya, hindi maikakaila sa mga mata nito ang labis na paghanga. My lovely wife. Bulong nito nang salubungin siya sa hagdan ng malaking bahay nito sa Bel Air. Your temporary wife. Pagtatama ni Camille. For sure, kaiinggitan ako ng mga business associates ko for having you as my wife. Huwag mong sanayin ang sarili mong tinatawag akong wife. Baka mahirapan kang bumitiw, Nathan. Alam mong may angganan ng lahat ng to. Kailangang magkunwari sa harap ng maraming bisita. Kailangang ipakita nila sa iba na isa silang sweet couple. Sa gitna ng pagtitipon sa loob ng bakuran ni Nathan ay nahilingan ng mga bagong kasal na magsayaw. Slow ang music at sila lamang ang nasa gitna ng dance floor. Gustong magalit ni Camille kay Nathan dahil sa higpit ng pagkakakulong nito sa kanyang baywang. Parang hindi na siya balak pakawalan pa. Pakiramdam niya ay nagsasamantala na naman ito sa sitwasyon at wala siyang magawa kundi ang magkunwari na rin. Nang kabigin siya nito palapit sa katawan nito, sa gitna ng tugtugin, nalasing siya sa nakaka-inlove na amoy ng asawa. Alam niya, inaakit siya ng mga mata nito. At nang kabigin nito ang kanyang mukha para gawaran ng halik sa labi, pakiramdam niya ay saglit na tumigil ang lahat.
maging ang tugtog. Mas malakas ang sound na likha ng erotikong tibok ng kanyang puso kaysa sa anumang ingay sa pagtitipong iyon. You're taking advantage, Nathan. Galit ngunit pasimple niyang si Tarito matapos siyang haggan. Isang pilyong ngiti lamang ang isinukli nito. Hindi namamalaya ni Camille na dumaraan ang mga araw sa pagsasama nila ni Nathan. Nakapagtataka pero wala siyang araw na kinainipan. Bagamat naglagay siya ng dibisyon sa pagitan nila ng asawa, damang-dama naman niya ang pag-abot nito sa kanya. Alagang-alaga nito ang kalagayan niya. Ikinuha pa siya nito ng mahusay na obstetrician sa pagmumonitor sa pagdadalang tao niya. Ito ang regular na bumibisita sa kanya. Ikinuha pa siya ng nutritionist para matiyak na nasa ayos ang kanyang diet. At bagamat napag-usapan nilang sa papel lamang ang kanilang kasal, walang commitment, walang demands, damang-dama ni Camille ang pagganap ni Nathan sa mga tungkulin sa kanya nito bilang asawa. Madalas na itong umuuwi sa Villa Esperanza. Madalas siyang sorpresahin nito ng mga biglaang travel abroads. Katulad na lamang ng biglaang business trip nito sa Thailand at Switzerland. Nagugulat na lamang siya dahil inihahatid siya ni Isko sa airport. Binubusog din siya ni Nathan ang lahat ng material na bagay na bagamat hindi niya hinihingi ay kusang ibinibigay nito. Naging pangkaraniwa na sa kanya ang pagsa-shopping sa bawat bansang puntahan nila ni Nathan. May isang pagkakataon pa ngang nakasabay nila patungong Las Vegas ang mag-asawang Sabrina at Mateo. Itigil mo ng mga ginagawa mong to, Nathan. Hindi mo naman to obligasyon sa akin. Sabi niya habang nakatayo siya sa tabi ng bintana sa 40th palapag ng hotel na kinaroroonan nila kung saan tanaw na tanaw ang kagandahan ng Las Vegas. Hayaan mo na lang ako sa mga ginagawa ko. Maligaya ako sa ginagawa ko. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat ng to, Camille. Pero hindi ko kailangan ng lahat ng to. Travels abroad, expensive wardrobes, jewelries at kung ano-ano pa. Simpleng tao lang ako na madaling ikaligaya ang mga simpleng bagay lang. Huwag mo akong pigilin sa mga ginagawa ko, Camille. I'm happy with what I'm doing. Noong gabing iyon ay nagkatuwaan ang dalawang couple. Nagkainuman sina Nathan at Mateo. At naganap ang ipinangakong hindi na mangyayaring maganap ulit. Nagising na lamang si Camille sa mainit na halik ng kanyang asawa. Hey! What are you doing, Nathan? Loving you. Patuloy ito sa paghalik sa kanya. Sinikap magpumiglas ni Camille ngunit wala siyang nagawa sa determinasyon ng asawa na angkinin siya. Matagal ko nang gustong gawin ito, Camille. Kung alam mo lang ang hirap na tinitiis ko. I wanted you. I longed for you pero ipinagkakait mo ang sarili at puso mo sa akin. Wala sa usapan natin to, Nathan. Handa na akong sumira sa lahat ng usapan natin, Camille. Nathan, gusto mong lalo akong magalit sa'yo? I don't care. Magalit ka na kung magagalit ka, pero asawa kita, Camille. At hindi na nga ito nagpaawat sa maalab na pagpapadama ng kinikimkim na pangangailangan at pagmamahal sa asawa. Hanggang sa ang kanina'y nagpoprotestang si Camille ay naging mapagpaubaya na rin. Ano pa ba ang magagawa niya? The man she married months ago was so irresistible and overpowering. Magagalit ba siya kay Nathan? Tanong ni Camille sa sarili nang magising siya kinabukasan. Magaan ang pakiramdam niya, parang napakaganda ng umaga sa bahaging iyon ng mundo. Wala na si Nathan sa kanyang tabi nang magising siya, ngunit may iniwan itong mensahe sa harap ng salamin sa bathroom. Thanks for the wonderful evening, my lovely wife. I will treasure it forever. But next time, don't bite my ear. I can't imagine myself without my other ear. Love, your husband, Nathan. Natawa si Camille. Saka napasimangot kapag kuwan. Nakakainis si Nathan. Lahat na lang ng gawin ay nakapagpapaibig sa kanya. Ginagawa na nga niya ang lahat para i-resist ang karisma nito. Pero lalo siyang tinutukso. At naiinis siya dahil lagi siyang natatalo. Hindi gustong aminin ni Camille sa sarili na nang magbalik sila sa Villa Esperanza ay wala na ang mataas na pader na nasa pagitan nila. Kung mayroon mang manipis na dibisyong natitira at nagsisilbing harang para aminin nilang mahal nilang isa't isa, iyon ay walang iba kundi ang pride. 7 na ang tiyan ni Camille ng hapong iyon na nasa loob siya ng isang supermarket. Para siyang itinulo sa kinatatayuan ng makilala niya ang lalaking muntik na niyang makabungguan. Kahit matagal na niyang hindi nakikita ang lalaki ay hindi maaaring makalimutan niya ang mukhang yun. Si Peter, ang taong lumoko sa kanyang mama at tumangay sa mga kabuhayan nila. Naalala niya ang sinabi ni Nathan sa kanya, dapat niyang ipaglaban ng karapatan sa mga ari-ariang para sa kanila.
Nagkita rin tayo. Manluloko ka. Oportunista. Ganid. Hindi na napigil ni Camille ang pagsabog ng matagal nang kinikimkim na galit. Ikaw? Napamulagat din ito. Ako nga. Ngunit saglit lang ang pagkagulat ni Peter. Ngumisi ito. Pinagtatagpo nga talaga tayo ng pagkakataon. Oo, dahil masikip na ang pinagtataguan mo, kaya hindi ka na rin makakaiwas sa mga taong niloko mo. Ang akala ko'y mananahimik na kayong magkapatid. Hindi ko alam na maghahabol pa rin kayo. Maghahabol? Gulat na reaksyon ni Camille. Ngayon pa lang ako gagawa ng aksyon para habulin ang mga kinamkamong kabuhayan para sa amin, Peter. May kausap ka ng abogado. Nagdemanda ka na. Ginugulo mo na ako. Nagtaka si Camille dahil wala pa siyang ginagawa para habulin ang mga ari-arian nilang nagawang ilipat ni Peter sa pangalan nito. Anong sinasabi nito? Hindi mo na mababawi ang mga ari-arian yun, Camille. Wala ka nang magagawa pa. Ganid ka talaga. Niloko mo si Mama. Ikaw ang dahilan kung bakit naghirap kami ng kapatid ko. Galit na tumalikod si Peter. Lumabas ng supermarket. Hindi na rin itinuloy ni Camille ang pag-grocery. Sumunod na siya sa lalaki. Nagmamadali siyang bumalik sa kotse. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Ma'am, ano pong nangyayari? Gulat na tanong ni Isko. Tatawagan ko lang si Nathan. Nakita ko na ang dahilan ng paghihirap naming magkapatid. Ngunit pababa pa lamang siya ng kotse ay nakarinig na siya ng isang putok. Namanhid ka agad ang gawing tagiliran ni Camille. Saka tumalilis ang pulang kotse ang kinalululanan ni Peter. Nalagay sa panganib ang buhay ni na Camille at ng bata sa kanyang sinapupunan. Sa nanlalabong tingin ay nakikita niya ang komosyon sa loob ng ospital hanggang sa ipasok siya sa operating room at narinig niya ang usapan ng mga doktor. Delikado, isa lang ang pwedeng mabuhay sa kanila. Sabi nito, no, wika ni Camille nakikisap-kisap na wisyo. Hindi maaaring mawala ang kanyang anak. Nagsisimula pa lamang ang buhay nito. Siya, natikman na niya ang lahat ng lasa ng buhay. Kaya na niyang isakripisyo ang sariling buhay kung ang magiging katumbas noon ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nitong mga nakaraang buwan, kapag nararamdaman niya ang sipa ng kanyang anak, napapangiti siya. May kasiyahang pumupuno sa puso niya na hindi basta maipapaliwanag ng isang kataga. At aaminin niya sa sarili, nabura na ang lahat ng galit niya para kay Nathan. Ang asawa na alam niyang excited na sa paglabas ng kanilang anak. Hindi niya maaaring biguin si Nathan na alam niyang kaya siya pinakasalan ay para ilagay sa ayos ang lahat para sa kanilang mag-ina. Sa kabila ng panghihina, nagawa pa rin tawagin ni Camilang doktor bago siya operahan. Yes, Mrs. Del Ruiz. Lumapit ang surgeon sa kanya. Please save my baby. Kahit na ako na ang isakripisyo niyo, hindi ko matatanggap na mawala ang anak ko. Madami na akong pagkukulang sa kanya. Kahit sa huling pagkakataon, gusto kong makabawi sa anak ko. At ayokong biguin ang asawa ko. Mahal na mahal niya ang anak namin. Naiiyak na wika ni Camille. Pero ma'am, nakausap na namin ang asawa ninyo. At nakapagdesisyon na siya nang sabihin namin ng sitwasyon na isa lang maaring isalba. Ikaw ang pinili niyang mabuhay. Mr. Del Ruiz loves you so much. But he wanted the baby. Hindi niya gustong mawala kayo kahit masakit sa kanyang mawala ang anak ninyo. Oh God! Napapikit ng mariin si Camille, hindi dahil sa kirot ng sugat, kundi dahil sa katotohanang hindi niya nabibigyan ng pansin noon. Hindi lang ang batang dinadala niya ang habol ni Nathan nang pakasalan siya, kundi siya mismo. Nang magkamalay si Camille ay nasa isang magandang silid na siya ng ospital. It was more like a hotel suite than a hospital room. Iginala niya ang paningin. Maraming bulaklak sa table na galing sa mga taong nagmamahal sa kanya. Mula sa mag-asawang Sabrina at Mateo, kay Grace, kina Cassandra at Betty, at sa mga business associates ni Nathan, at sa kanyang asawa mismo. Dahan-dahan niyang ipinatong ang kamay sa kanyang tiyan. Wala na ang batang 7 buwan niyang dinala. Wala na ang anak nila ni Nathan. Anak, patawarin mo sana si Mami kung pati ikaw ay nadamay sa alita namin ng daddy mo noon. Pero hindi ko gusto na mawala ka sa buhay ko. I'm sorry baby, mahal na mahal kita. Umiiyak na saad ni Camille. Masama sa'yo ang umiyak. Sabi ng tinig mula sa pintuan. Nathan? Sa pagkakatanda niya,
Noon lamang niya tinawag sa pangalan ng asawa ng may lambing, ng may pangangailangan. Agad itong yumakap sa kanya ng ubod higpit. Saka siya hinagkan sa noo, sa tungki ng kanyang ilong, at sa labi. Doon nagtagal. Hindi pala niya namamalayan, ayaw lang niyang aminin sa sarili dahil sa kanyang pride na mahal na niya ang kanyang asawa. Matagal niyang ipinagkait ang sarili rito. Isipin pang sa tuwing aangkinin siya nito, kailangan pang lasing ito para mapilit nito ang gusto. Dahil niminsan, hindi siya sumagot sa mga paglalambing ng kabiyak. Hindi niya kusang loob na ibinibigay ang sarili sa tuwing gustong ipadama ni Nathan ang pag-ibig sa kanya. I love you, Camille. Mula pa noong para kang prinsesita at ako'y utusan lang sa inyong palasyo. Noon pa man, itinago na kita rito sa puso ko. Habang sinasabi ni Nathan iyon ay paulit-ulit niyang hinahagka ng isang kamay ng asawa. Natatandaan kong sabi ni nanay noon sa akin, hindi mo ko papansinin kahit sabihin ko sa iyong gusto kita dahil alangan ako sa iyo. Nang maiangat ko ang sarili ko, bakit hindi pa rin kita maabot at nasasaktan ako sa mga ginagawa mo. Nathan, I'm sorry. Hindi ko gustong saktan ka. Siguro pride lang ang pumipigil sa akin para amining mahal na rin kita. Siguro hindi ka maniniwala, pero noon pa man, crush na kita. Para patunayan sa'yo, itinatago ko pa hanggang ngayon yung birthday card na ginawa mo at binigay mo sa'kin nung 10th birthday ko. Talaga? Hindi makapaniwala, ngunit gumuhit ang kaligayahan sa mukha ni Nathan. Hindi ako nagbibiro. Hindi mo lang alam, ako ang unang nalungkot nang ipagtabuyan kayo ni Mama. Sabi ko sa sarili ko, hindi na tayo magkikita. Kung totoo yan, bakit napilitan ka lang pagbigyan ako sa dinner date na hiningi kong kondisyon para kalimutan ang utang ni Sabrina sa akin? Dahil naiinis ako sa katotohanang sa halip na suyuin ako at ligawan, parang ginawa mo akong kabayaran sa utang na hindi na mababayaran. Naisip ko, wala pala akong halaga sa'yo. Wala lang akong maisip na paraan kung papano sisimulan ang panliligaw sa'yo. I always have that inferiority complex kapag mga Valdez na ang kaharap, lalo na ikaw. Marami akong kasalanan sa'yo, parati kitang sinisinghalan, pati baby natin na damay na dahil sa'kin. Alam ko namang dala lang iyon ang paglilihi mo, kaya hindi kita pinapatulan. At tama ka nang sabihin mong defense mechanism ko lang ang galit ko sa'yo. Iyon ang paraan ko para kalabanin ang feelings ko sa'yo. Ang feeling ko kasi, kinuha mo ko ng sapilitan. Nang malasing ka at dalhin kita sa guest room, nakalimot ako dahil sa loob ng 15 years, wala akong pinangarap kundi ang mayakap ka, mahagkan at maangkin. Ikaw lang ang babaeng pinangarap ko, Camille. Ang nakakalungkot lang, we lost our baby. Sabi ko sa doktor, siya na lang ang buhayin dahil alam kong mamahalin mo siya ng buong puso. At para makabawi man lang ako sa anak natin. Naiiyak na wika ni Camille. Love, alam kong mahal mo ang anak natin. Mahirap sa akin ang magdesisyon lalo na at pareho kayo ng anak natin na ayaw kong mawala. Pero wala akong magawa, kailangan kong magdesisyon. Ang katwiran ko, makakagawa pa naman tayo ng maraming baby. Pero ikaw, nag-iisa ka sa puso ko. Ngayong nasa akin ka na, hindi na ako papayag na mawala ka pa. Muling kinintala ng halik ni Nathan ang asawa. Pero may sorpresa ako sa'yo. Himala ng mga himala. The baby is alive. Buhay ang anak natin, Camille. Ha? Nagawa siyang isalba ng mga doktor. Napakinggan siguro ng langit ang prayers ko. Babae ang anak natin. Napakaganda at kamukhang kamukha mo, love. Nasaan ang baby natin? Tuluyan ang umagos ang luha sa magkabilang pisngi ni Camille dahil sa kaligayahan. Kailangan siyang ilagay sa incubator dahil premature siya at medyo mahina siya. Pero gagawin daw ng mga doktor ang lahat para masigurong makakasurvive siya. At alam kong lalaban ang anak natin, Camille. Hindi siya mawawala sa akin. Thank you, Lord. Nathan, I'm so happy. May isa pa akong magandang balita sa'yo. What? Mababawi natin ang mga kinamkam ni Peter mula sa inyo. Hindi mo alam, matagal ko na itong inaasikaso kaya madalas ako sa Maynila. Nahuli na rin siya kaya mas madali nang masasampahan ang lahat ng kasong dapat isampa sa kanya. Nathan, ginawa mo ang lahat ng yun para sa akin? Because I love you. At gagawin ko ang lahat para maging masaya ka.
tayo ng anak natin. Makalipas ng ilang buwan ay masaya nang nagsasama ang mag-asawa sa Villa Esperanza. Kasama ang malusog nilang anak na babae na pinangalanan nilang Karishma Adelia Del Ruiz. Ang anak nilang naging daan para maalis ang pader sa pagitan nilang mag-asawa at mapatunayan nila ang pagmamahal sa isa't isa. At ang magandang balita pa ay nabawi na ng magkapatid ang lahat ng ari-arian na kinuha ni Peter sa kanila. At ngayon ay nagbabayad ng lalaki sa ginawa nitong kasalanan kay Camille. Hindi man naging maganda ang unang pagtatagpo ni na Camille at Nathan, marami man silang mga masasakit na salita na binitawan sa isa't isa. Hindi iyon naging dahilan para lumabas ang pagmamahal nila sa isa't isa na matagal ng panahon din nilang iningatan sa kanilang mga puso. Gaya ng kwento ni na Camille at Nathan, naging masalimuot man ang umpisa, pero sa tiwala at wagas na pagmamahal sa huli ay pinagtagpo din sila ng tadhana. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Sana po ay muli ninyo akong samahan sa mga series stories na nais ko pa.